Magandang araw sa iyo! Ngayon ay aalamin natin kung anong uri ng tula ang iyong binasa. Ito ay isang elihiya. Ang pamagat ng iyong binasa ay elihiya sa kamatayan ni Kuya. Alamin natin kung ano ang paglalarawan sa isang elihiya kaiba sa iba pang mga tula. Ang elegiya, o sa Ingles ay elegy, ay isang tulang liriko o pandamdamin na nagpapahayag ng masidhing emosyon tungkol sa mahal sa buhay na yumao na o namatay na. Ayon naman sa UP Diksyonaryong Filipino ng taong 2010, inilarawan nila na ang elegiya ay malungkot na tula o anumang katha na ipinatutungkol sa namatay. Nang sa gayon ay mas lalo mong maintindihan ang isang elihiya, alamin natin ang mga paksa nito. Karaniwan, ang paksa ng isang elihiya ay ang kalungkutan at paghihinagkis. Nariyan din ang pagpapahayag ng kabutihan o kabayanihan. Sa pamamagitan ng elihiya ay naipahahayag ang pagtangis, pag-alala, at pagpaparangal sa buhay ng namatay sa himig na matimpi o malumanay o di naman kaya'y mapagmuni. Narito ang elemento ng elihiya. Pag-aralan natin ang bawat elemento nito. Una ay ang tema. Ito ang pangkalahatang kaisipang nakapaloob sa isang elihiya. Ito ang kaisipang lumulutang sakta. Sapagkat may pagkapersonal ang elihiya, madalas na ang tema ay hinuhugot ng may akda mula sa pansariling karanasan. Ano ang kabuuang tema ng tulang elihiya sa kamatayan ni Kuya? Ang tula ay nagsasalaysay sa mga panghihinayang sa pagkawala sa mahal sa buhay. Ang ikalawang elemento ng elihiya ay ang tauhan. Tinutukoy nito ang karakter na inaalala o pinararangalan sa tula. Ito ang tinatawag na personang nagsasalita sa loob ng isang tula. Subalit, hindi ito nangangahulugan na ang makata at persona ay laging iisa. Tandaan na ang persona ay maaaring may buhay o wala. Sino ang nagsasalita sa tulang binasa mo? Isang kapatid na namatayan. Isang patunay rito ay ang pangalawa sa huling taludtod. Ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita. Ang sunod naman na elemento ay ang tagpuan. Ito ay ang panahon at lugar na pinangyarihan ng bawat eksena o ganap. May sariling paraan ng mga manunulat kung paano maipahiwatig ang lugar o panahong mahalaga para sa akda. Ano-ano ang mga tagpuan sa tulang binasa mo? Una ay ang tahanan. Sa tula, lantarang nabanggit ang salitang tahanan. Ang ikalawa naman ay sementeryo. Pagamat hindi ito nabanggit o hindi ito lantarang sinabi sa tula, ay malalaman natin na ang pamilya ay nasa isang sementeryo dahil sa isang taludtod na ang lahat ay nagluksa, ang burol ay bumaba, ang bukid ay nadaanan ng unos. Ang sunod namang elemento ay ang kaugalian at tradisyon. Ito ay tumutukoy sa mga kaugalian at tradisyon na sinasalamin sa elihiya. Sapagkat malapit sa damdamin ng may akda ang sinusulat na elihiya,
kadalasang naipahihiwatig ang mga kaugalian at tradisyong maaaring lalong nagpapaalala sa nawalang mahal sa buhay. Ano ang tradisyon ng pamilya ng namayapa sa tulang binasa mo? Ito ay ang pagsasama at pagdadalamhati ng pamilya para sa burol ng yumaong mahal sa buhay. Ang sunod namang elemento ay ang wikang ginamit. Ito ay nagsasaad kung formal o di formal ang pananalitang ginamit. Malaya ang may akda kung alin sa dalawang ito ang higit na nakapagpapahayag ng kanyang loob. Ang formal na wika ay binubuo ng mga salitang may pamantayan o standard dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit sa akademya, pamahalaan at iba't ibang institusyon. Samantalang ang di-formal naman o informal ay mga palasak na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Ano ang wikang ginamit sa tula? Ito ay formal. Ginagamit sa akdang pampanitikan. Ang isa pang elemento ng elhiya ay ang simbolismo, na karaniwang laman din ng iba pang mga tula. Ito ay ang mga bagay na nagsasaad ng mga pahiwatig. Naalala mo pa ba ang mga napag-aralan mo tungkol sa pagbibigay ng pahiwatig? Nakadaragdag ng sining ang paggamit ng pahiwatig sa pagsulat ng elhiya. Ang mga simbolismo ay maaaring salita, mga idioma o mga sawikain, o di naman kaya'y mga pahayag. Mas makabubuting, balikan mo ang aralin natin tungkol dito. Narito ang halimbawa ng pahiwatig na ginamit sa tulang binasa mo. Upang magkaroon ng kapayapaan ang kanyang walang hanggang pagpapahinga, ang tag-araw ay tahimik na tumatangis. Huling elemento ay ang damdamin. Ito ay tumutukoy sa emosyong nangingibabaw sa elehiya. Nakaradaragdag sa kagandahan ng tula ay ang pagbigkas ng matimpi at mapagmuni sa tula. Ito ay ang pagbibigay diin sa damdamin o kaisipang nasa likod ng mga salita. Sa pagbibigay ng damdamin ng tula, maaaring magkapareho o magkaiba ang emosyong nakapaloob sa tula ayon sa layunin ng mayakda at sa interpretasyon ng bumabasa. Naway na intindihan mo ang paglalarawan sa isang elehiya. Maraming salamat sa pakikinig.